Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang mga Artafali po ay mga kapustambayan. Ako po si Dion Malano, aka Beyonce. Dahil Wednesday po ngayon at Tax Wednesday. Kasama po Atarnik ng aka J-Lo. Bonjour, Monsieur Mademoiselle. O diba, kunwari French tayo. Oh. Anyang sa'yo. Siyempre si Princess ano, siyang ang babaeng bakla, batiin natin. Oh, maraming salamat sa babaeng bakla na nagbigay ng kanyang biyaya. Correct, mga pampa-fresh. Alam mo, pangyayamanin yun. Oo nga, nakita ko nga. Hindi ko nga alam, alam mo kung iinumin ba yun o ipapahid. Pahid, no? Oh, hindi ako sure. Tapal. Oo, hindi ko alam eh. Baka mamaya lalaklaking ko yung pala, ipapahid lang sa mukha, no? Magkakamali pa ako. Diyos ko, kung ano mangyari, magbukbuk ang fez ko, di ba? In fairness naman, iba alam ko inuunan. At saka, no, batiin din natin ang ating, ano, klasa lutotorian. Sino? Si Ma Lourdes Gabiana Malyari. Na meron do, oo, hindi, ang grade niya ngayon 169 na. Ah, 169? Lumagpas siya. So, 100. Sobra talaga? Oo, pero talaga nakadikit na sa kanya yung 69 na natin. Buhay, oo, ganun talaga. Kasi meron daw siya ipinadalang libro. Oh. Eh, ngayon, i-check natin, kasi na-receive na daw, oo. Tapos, ano pa, si, ang pangalan, Manong... Si Manong Betchy. Manong Betchy. Nagbigay din oo, ng ganyang biyaya. Yayamanin. Yes. Parang hindi ako deserving magsuot ng ganun. Ako rin. Oo, parang pag sinuot mo yan, dapat bukas na yung mga bar. Ay, oo. Yung mga jibaro, diba? Tapos, bagay tapos yun. Kunwari tayo si ano, sino ba yung artistang yun? Yung kunyari, magkano? Ah, si ano? Si Jacqueline. Si Anne Cortina. Hindi, Jacqueline was it. Nakano Simba? Oo, yun yung walang kwentang pelikula, ano mga puro Sholbam. Ah, ano? Magkano? Oo, magkano? Yun. Oh, ito. Balis ka sa tabi ko. Yung mga ganun dapat eksena natin. Iho, dito ka. Straight yan. Baka maumbag ka. Correct. Di ba yung mga ganun eksena? Naku, have a, ano, happy, belated happy Easter sa inyong lahat. Oo, oh, kamusta ang egg hunting? Correct. Marami ba kayong mga itlog? Nalahanap sa gilid-gilid. Kami wala eh. Wala. Ikaw meron? Wala rin ako. Wala rin eh. Talagang ano, kumbaga nagnilay-nilay lahat, ako nagkilay-kilay. Ako wala, natulog ako. Natulog ka lang? Tulog lang ako. Oy, bati-bati muna tayo sa mga friendships natin. Nandiyan na ba si ano? Of course, si Mami Maria Lepitan Fulteren. Mm. Si Ninang Mami, Aweshima. Si Papa Rick, buti ano, okay na okay siya na ngayon. Siya. Buti naman. Hope na makasama natin siya next time. I hope, oo. Sa future? Oo, magano tayo. Skype-Skype, yes. Diba? Tapos, sino pa ba? Of course, si Mami Rose Marie Malabon. Love you, Mami. At saka si ano, Cynthia Amor. Diba? Mm-mm. Oo, love natin lahat sila. Yung iba, babatiin pa natin maya-maya, ha? Oh. O ngayon, Tax Wednesday. Ayan, anong, nag-PM ka sa akin kagabi, may pinag-aralan ka ng gusto. Ay, sobra. As in, hinimay-himay ko talaga. Ano yan? Pero syempre, hindi kasya sa loob ng isang oras na i-discuss natin. Yun lang mga mahalagang punto ang ating tatalakayin ngayon tungkol dito sa CREATE. Yung CREATE kasi, yan yung Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Okay. Na ang tagal-tagal na talagang binusisi ng Kongreso bago finally pinirmahan na rin ang Pangulo. Binirmahan ang tagal nilang pinag-usapan. Siyempre, pagdating sa Pangulo, mabilisan yun. Yes. Pero nagawa pa rin niya, ha? And alam mo sa lahat ng Pangulo, siya lang yung nakita kung pagka merong mga ganitong about taxes, mga buwis, siya lang yung may mga vinivito na provisions. Marami nga. Marami siyang vinivito. Sa train 1, may mga vinito siya. Kasi normally, kung nilang yung batas, pirma lang sila. Pero siya lang yung talagang vinivito niya at may explanation siya. Yun nga, ang masaya mo talagang binabasa niya. Binabasa talaga. Mm-hmm. Kaya na-curious ako. Una, binasa ko muna yung CREATE law na yan. Binasa ko siya. Tapos tinignan ko, ito yung mga pagbabago pala. Pagkatapos, saka ko binasa yung veto. Mm-hmm. Sabi ko, yung akala ko na binago niya, hindi rin pala pwede. Kasi vinito niya. Pag sinabing veto, ibig sabihin, oops, hindi pwede yan. Mm-hmm. So, babalik tayo sa talagang kung ano yung sinabi ng batas, di ba? Mm-hmm. Ayun, tinignan ko. Tapos inisip ko, naku, maraming tatamaan. At talagang binasa niya. Mm-hmm. Alam niya kasi ang mga kemerut ng nasa Kongreso, kaya pala ginawang ganito, ginawang ganyan. Kasi, alam niyo mga katambay-tambayers, Nicksters, ang
anong ito, ang batas na ito ay pinapantay-pantay ang mga insentibo na binibigay sa mga kumpanya. So patas. O para patas lang. Okay. Kaso ang ginawa ng create law is hindi talaga ginawang patas. Ine-extend pa nga. Okay. So kumbaga parang ano pag silbi, ba't kayo gumawa ng ganito kung hindi rin pala magiging pantay-pantay, i-extend nyo rin pala, di ba? Kaya binivito ng Pangulo yon. Tapos may mga ibang provision na nag-agree naman siya. For example, yung binabaan nga yung tax rates ng mga kumpanya bilang tulong na lang dahil pandemya tayo. Pero nag-agree naman siya na within a certain time frame lang. At kadalasan from June 2020 last year hanggang 2023. Okay. So, nilalagyan ng time frame kung kailan na magbabago. Kumbaga, after that, bahala ulit ang ating kongreso kung ano naman ang kailang papalitan. Ayun pala yun. Okay, sige. Now, anong pag-aralan mo sa yung ano? Yes. Unahin natin. Una, yung mga mahalaga lang, ha. Yung tax rates na mga medium, small, micro enterprises o yung mga MSMEs, okay, bumaba na. Okay. Okay. Dati-rati, 30%, 30%. Ngayon, 20% na lang. O, 10% na tanggal. Yes, malaki yun, ha. So, malaki yun, ha, naibawas sa kanila. Ito ay pareho rin dun sa mga babayaran sa income tax ng mga non-resident aliens. Ito yung mga banyaga na hindi naman nakatira dito. Oh, banyaga? Oo. Mga foreign germs. Lalim? Ang lalim, oo. What are your choices? Tama ba? Banyaga, di ba? Oh, banyaga. Banyaga, di ba? Alam mo, nakahasa na ako sa Tagalog. Diba? Ang dila ko pang local na. Okay lang yan. Oo. So, sila, yung mga banyaga na wala dito sa Pilipinas, pero kumikita sa Pilipinas. Okay. 20% na rin sila. Ngayon, yung kanilang, pansinin nyo, mga katambay, meron tayong mga tinatawag na long-term deposits. Pag kami long-term deposit ka sa banko, at ang kinikita mo, hindi mo siya ginalaw. Okay? Pag hindi mo siya ginalaw ng 5 taon, hinayaan mo lang doon, walang buwis yon. Long-term deposit . Bakit walang buwis? Bakit nga ba walang buwis? Kung kumikita yun ng interest, buo, walang bawas. To encourage ang mga tao na magdeposito sa banko para ang banko mas may pera para ipautang sa iba. Okay. Nang hindi na iisipin na, ay, babalik niya ito. Kasi pagka nagde-deposit ka kasi sa banko, pinapautang mo ang banko. Ang gagawin ng banko dahil pinautang mo, magbabayad sila ng interest sa'yo. Ang kaiba lang, sila magsasabi kung magkano yung bayad nila ng interest. Hindi ikaw. Ikaw magpapautang pero hindi ka pwede magsabi, ay, gusto ko 10% ang akin. Hindi. Sasabi ng banko, ito lang po ang interest nyo sa isang taon, 1%. Hindi ka pwede umarte. Hindi ka pwede umarte. Yan ang kaibahan, di ba? Unlike kunyari, papautang ka sa kaibigan mo, sabi mo, 10%, ha? Walang choice yung kaibigan mo kasi kailangan niya ng pera. True. Ang mga banko, may rules kasi, iba kasi ang banko. So, pagka nag-deposito ka ng, at long term yan, hindi mo gagalawin ng 5 taon, mas merong flexibility ang banko na pautangin yan sa iba. Okay. Okay. Kaya walang buwis yon. Kapag yan ay medyo terminate mo, pre-termination ang tawag, ibig sabihin mga hanggang 5 taon, tapos after ng bago mag 5 taon, 4 years or 5 years, withdraw mo na. May buwis. 5%. Okay. Kumbaga, ay, hindi mo pala nila tinapos ang 5 taon. Bago matapos ang 5 taon, 4 na taon pa lang. Sabi natin, 4 years na nakadeposito yon, and 1 month. Tapos, winidraw mo na. May buwis, 5%. Okay. Okay. Imbis na exempt, may buwis siya. Ngayon, supposing naman, 3 to 4 years, o 3 taon hanggang 4 na taon, winidraw mo siya. O, di, mas malaki ang buwis. Kasi nga, imbis na mahaba yung panahon, pinaikse. Okay. So, imbis na 5% lang, 12% ang buwis. Oh, malaki. Mas malaki. So, malaki mawawala sa'yo, di ba? Ngayon, kung sakali naman na 3 taon lang, kunyari, nag-deposito ka, long-term deposit, pero withdraw mo siya 2 years pa lang,
mas malaki ang buwis. Malaki, 20%, malaki. Yes. Uy, malaki yun. Kumbaga, imbis na pinatagal mo, pinaiksi mo, malaki mas yan. Malaki ang buwis. 20%. So, huwag kayong magtataka ha, kapag meron kayong dineposto sa banko, tapos ang buwis is mas malaki kasi nga, hindi mo pinatagal. Kaya yung mga taong yayamanin, kagaya nitong sina Princess Siang, sina Malurdes Gabiano. Oh, mayayaman yung mga yan. Oo. At saka si Manong Betchy. Oh, Betchy. Oo. Eh, sila, pag nag-deposit sila, kinakalimutan mo na nila ng 5 taon. Ay. Para walang buwis. Mm. So pagkatapos ng 5 taon, pwede mo i-withdraw yung interest buong-buo sa'yo. So, kunwari, 5,000 kang diniposit. Oo. After 5 years, 1% lang ano, di ba, per year? Oo. Okay lang. Yun ang ala, di ba? Kasi naman nabawasan pa yung 1%. Uy, nag-greet sa atin si Baby, yung baby ko. Si Wendell? Oo. Oh, kita mo, Wendell, alam na, ikaw yung baby ko. Oh. Sa lawasan kasi ako, dami kong baby. Okay. Hello po, sabi niya ganyan. Sana po may blind item mamaya. Makasigot ang mga Dakota Mansion sa Twitter Nation. Oo naman. Magka-blind item tayo. Dapat Biyernes yun ah. Oo, di ba? Due to insistent public demand ng baby ko. May mabatiin muna. Sige, sige, go, go. Calm daw. Ngayon nagkikinig daw sa atin, nanonood. Sino? Said kami pangalan niya. Ah, okay. Sa Ladlad Headquarters, repacking for our Tabang Ladlad Project for the elderly LGBT. Ay, oo, si ano, si Diwata. Diwata, kilala ko yan. Diwata, maraming salamat. Yan yung may in-order ako kanina. Ah, yan pala yun. Si Sedcam. O, Diwata yan. Pag nagpo-post ng picture, ang dami niyang kasama palagi. Tingnan ko nga yung mga picture. Man. Oo. Sige, magpadala ka lang sa akin ang i-announce natin para sa, ano, sa, yes, sa Ladlad party nila. Ladlad party. Isang organisasyon nila yan. Kaya nga, pag tinutuligsa natin o pagka binabatikos natin yung mga Becky, may dahilan. Yes. Yung mga Becking pariwara. Oh. Eh, pero kapag matino naman, ipinupush natin, kaya hindi natin kaaway ang mga LGBT dito. Mm. Sinusuportahan pa nga natin. Yes. Ayaw lang natin yung mga kikemirot na papasok sa CR na hindi naman dapat. Ha? Tapos magangangawa na dapat daw, payagan na silang ganyan-ganyan. Eh, mga hunghang eh. May mga Becky na matino. Oh. Oo. Ayun. Ganun si mama, nakaloka. Ay, behave ulit ako. Tayo sa bangko, dali. Ah, sige. So, yun ang tatandaan nyo ha. Basta't may long-term deposits, the more na iwan nyo yan sa bangko, walang buwis. Pero pag pinaiksi mo yan, may buwis. Mas maiksi, mas mataas ang buwis. O, yan ang tatandaan nyo ha. Ngayon, yung nga mga domestic corporations, 20% na lang. Okay. Tapos yung mga proprietary, ibig sabihin, may ano yan ha, may-ari, may stocks. Pero walang profit. Meron ganyan kasi na mga private educational institutions, mga school o kaya mga ospital na merong may-ari pero hindi sila nag-ooperate para kumita. Siyempre, etos-etos lang yan. Natural, gusto nila kumita. Naman. Ang paraan na yun kasi is, kung yung kinikita nila, pupunta sa administration. Eh, yung administration, pambibili na ng kotse, pambabayad na ko na ano, nakikinabang din naman sila. Sa papel lang yun. Maka-etos lang talaga ng batas natin. Oo. Dati kasi, sila ay tinataksa ng 10%. Okay. Alam mo ngayon kung magkano na lang? One. Grabe na wala yung zero. Oh, na wala yung zero. From 10 to 1%. Pero effective ito from July 1, 2020 hanggang June 30, 2023. Oh, matagal-tagal. Matagal din, di ba? Liwanagin natin. Alam mo, baigi itong batas na ito, kinaklaro yan. Na itong batas na ito, magte-take effect July 1 last year. Mm. So, ibig sabihin, July 1 onwards, mababa na yung rate. Yes. O paano yung mga kinita mo before July 1? Paano nga ba yun? Ang sabi ng batas kasi, equal ang distribution. Yung kinita mo sa buong taon, divide mo lang by 12. Okay. So, ina-assume na every month, ito yung kita mo pantay-pantay. Mm. So, from January hanggang June, eksakto lang yan. Kasi dinivide mo lang naman by 12. Mm. From July hanggang December, 6 na buwan, eksakto rin yan. Tapos yung tax rate, doon mo i-apply. Ah. Yung previous, yung dating rates, mas madali. Diba? Mas madali. Malinaw, diba? Hindi ka na yung, magkano ba kinita natin yung January? May mga butal-butal, February. Para maiwasan yung ganyang gulo, sinimple na. Simple na. Kung magkano yung kinita mo sa buong taon, divide by 12 lang. Equal. So, yung first 6 months times 6, old tax rate, pre-create rates ang gagamitin. From July hanggang December, yung bagong rates na. Oh, may mas madali. May tanong ko mamaya sa ganyan. Sige. Alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Hmm. Kasi iba nung panahon ni Kim Henares,
Oo nga daw. May pagkagaga talaga yun. Alam mo kung bakit? Ito talaga, ako kung nasabi ko na yun dito sa ere, no? Kasi, dati nagbigay ng exemptions. Yung mga married, ha? Kung ikaw kasi single dati, di ba fix ang ano mo? Pagka last... married ka, mas malaki. Ngayon kasi pantay-pantay na eh. Pero dati, ano siya, magkaiba yung rates. Gitna rin ng taon yung exemption. Okay. Alam mo, ginawa niya, nag-issue siya ng regulation na sinasabi niya, prorated daw. Bakit yung exemption. Daw? Kumbaga, ang exemption mo for the year, sabihin natin, example lang, 20,000. Dahil kalagitna ng taon, 10,000 lang daw exemption mo. So, isip ko, wow, saan ang galing yun? Prorated nga daw. Ang sabi ng batas, 10%, tapos gagawin mong 5%. Saan ang galing yan, di ba? Prorated nga daw kasi. Yun na nga, yun ang kagagahan niya. Kasi nagbigay ako ng seminar dati sa top 1,000 corporations, 10,000 corporations sa Makati, sa isang hotel. Nagbigay ako ng seminar. Okay, daldal mo na yung BIR, ganito, ganyan, ganyan. Eh, sabi ko, mali yun ah. Tapos ako na, turn ko na. Pagdating ko sa podium, sabi ko ganyan. Yung sinasabi po ng BIR ay mali. Sinabi ko ganun. Saan yung bala po na ganyan-ganyan ako? May eksena ako. Eh, palabas na yung deputy commissioner yata yun. O kung sino man yun. Palabas na siya. Biglang umupo. Hinintay matapos yung sinasabi ko. Hindi makaalis. Mali po. Sinabi ko talaga mali. Sabi ko, kaya lang, kung walang magsasampa ng kaso, susundin niyo pa rin yan. Kung ano yung regulation. Okay. Pero mali yung regulation na yan. Eh, may nagsampa ng kaso. Hindi na ako connected sa SGV nung time na yon, di ba? Hindi na ako connected, wala na ako. Tapos lumabas yung desisyon ng korte. Tama ako. O, di ba? Kumbaga tama ako. Na mali talaga yung regulation, di ba? Tapos nagkita kami nung commissioner. Nagkita kami sa Senate. Nung nagkita kami, sabi ko sa kanya, "Hi, ma'am, do you still remember me?" Tapos sabi niya sa akin, "Ayan," sabi ko, "bebuti nga, ginanin ko niya." Talaga sinabi ko sa kanya. Kasi naman, mali-mali ang regulation niya. Tapos sabi niya sa akin, "Eh, alam mo naman, napag-utusan lang tayo nitong si Kimenares. Kasi ngayon ang regulation niya." Sa-sisip ko, saka nakakita ba naman na ipoprorate? Katarantadahan, di ba? Bakit may ipoprorate? Exemption niya, buong taon niya. Bakit may ipoprorate? Anong basis mo? Gaga talaga, di ba? Magaling siya magpaikot, matalino siya, pero itinitwist niya na mali yung ginawa niya. Mabuti na lang itong batas nito ay maayos at hindi ko pa nakikitaan na ito si Commissioner Dulay ay itinitwist din. Matino, yan ang isang dapat natin malaman na ang daming katiwalian, hindi lamang sa mga paglabag ng batas nung panahon ng dating mga administrasyon, pati sa taxes may mga katiwalian din. Isa pang katiwalian niya, yung binavat niya, may VAT, ang mga corporate directors na independent. Gumawa ako ng position paper, sinabi ko, mali yan. Nag-submit ako sa Institute of Corporate Directors, dumaan pa yan kay Secretary Teves, ni-reverse. Tuloy, nag-issue ng regulation ito si Kimenares. Wala siyang choice. Sabi niya, okay, repeal yung dati kong regulation. Eh, gagaring kasi, ang VAT, ini-impose yan pag negosyo. Eh, ang independent corporate director, ina-appoint yan, hindi naman negosyo yan. Katanga-tanga, di ba? Talaga kung makakalusot, gagawin nila eh. Yan ang isang ugali ng previous administration na hindi nalalaman ng mga tao pagdating sa larangan ng ng negosyo. Kasi ang negosyo hindi masyado pinapansin eh. Kasi nga private na private, di ba? Pero pagka nakita mo yung part na yun, makikita mo ang daming kalokohan ng ginawa ang previous administration. At buti ngayon, si President Duterte, inaayos niya. Yes. Kaya nga vinito niya yung mga provision na mag-extend ng hindi kinakailangang mga incentive sa mga kumpanya. Okay, now, puntahan natin. Ang mga GOCCs ngayon, same tax na as yung mga domestic corporations. Ito pa isa napansin ko. May tinatawag tayo na inter-corporate dividends. Ibig sabihin, kumpanya ako, may shares ako sa'yo. Kumbaga may-ari din ako ng kumpanya mo. Bumili ako ng shares. Yes. Magde-declare ka ng dividends. Siyempre, aasa ako doon. Yung declare mo dividends, pupunta sa akin. O, di, yun ang kita ko, di ba? Dati-rati, ano yan? 0% tax exempt. Walang babayaran. Okay. Pero ngayon, may mga conditions na. Ano condition? Ang conditions is, kung magde-declare ka ng dividends at makukuha ko yan, dapat gamitin ko siya for reinvestment. Ay, ganun? Oo. So, ibig sabihin, hindi pwedeng pupunta ka sa mga bulsa kaagad. I-reinvest yan. Kailangan, gagamitin ko yan sa pagpondo ng mga tinatawag na working capital requirements. Alam niyo mga katambay, kapag sinabing working capital, ang ibig sabihin niyan, yan yung papaikutin mo sa negosyo mo. Yes. Oo. So, ang definition kasi niyan is current assets minus current liabilities para sa mga bookkeepers, accountants dyan.
current assets minus current liabilities, yan ang working capital. Ibig sabihin, kung ano yung cash mo o yung mga madali mo ma-convert to cash, i-minus mo yung liabilities, yun ang working capital. Okay, yung mga June na kaagad, o si Judith na, Judith na babayaran, yan ang mga liabilities na mabilisan. Hindi siya yung after 10 years pa babayaran, okay? Yung difference niyan, yan yung tinatawag na working capital. Okay, mm-hmm. Ngayon, yung working capital requirements na yan, dapat daw doon gamitin yung intercorporate dividends. Mm-hmm. Okay, so hindi pwedeng basta-basta lang, di ba? Pagkatapos meron pang rule na kinakailangan, within two years ng time of distribution, dapat hawak mo 20%. Hawak ko dapat 20%. Okay. So, alam mo, nung nabasa ko to, sabi ko, tatay na ang Big Dipper. Ayan na! May amoy ka, tol. Yes. Kaya nga sabi ko, galing, ano? Oh. Kasi anong ginawa ng katol, di ba? Yes. Nag-invest sa isang kumpanya. Tapos binebenta sa abroad, tapos babalik din sa kanila. Sila rin yung pinagbentahan, diba? Sila yung pinagbentahan, sarili nila, diba? Nasasabihin nila, wala dong paglabag sa batas. Yan ang tinatawag natin, yes, it's a tax avoidance measure, but it is unscrupulous. Ayun. At ngayon, nasagot ito ng CREATE. Kaya tuloy sabi ko, syempre hindi naman nila naintindihan to. Syempre at tatalino nila diba? Kaya hindi nila naintindihan. Hindi kasi Tinagalog. Oo, hindi kasi Tinagalog. Hindi, maski binisaya yan, dahil hindi pa rin nila maintindihan. Eh kasi nga, disente sila, wala saan ginawa ito, magpakangkang, magpura burakengking sa Twitter Republic, diba? Alam mo, totoo yan. Kasi alam mo yung mga style nila ngayon, tinitira nila ang Pangulo, oust, ganyan. Tapos mamaya sabihin nila, for fans only, meron kaming show. Oh my God! Oo, ganyan sila. Naku, tignan nyo. Gusto nyo ba malaman mga mukha nila, kaya ko i-post. Para makita nyo mga pagmumukha nila. Makita nyo, puro mga burakengkeng talaga, yung mga nagpapa-oust. Ay nako, ang tatalino. So anyway, yun. Ang isa pa, yung minimum corporate income tax rate. Okay, meron kasi tinatang na MCIT. Ibig sabihin, parang prepaid yan. Na kay kumita ka, kay hindi, may babayaran ka. Parang prepaid, di ba? Yes. MCIT. Dati-rate, 2%. Ngayon, 1% na lang. Okay, kalahat. Oo. Kaya sasabihin ng mga burakengke, sabihin nila, natutulog ang Pangulo, walang ginagawa. Ay, putergis kayo, ano ito? Di ba nakikinabang ang mga kumpanya dito? Tarantado yung mga yan eh. Nakakapag-init ako, ha? Di na ikita yan. Mga nagbubulag-bula, o nagtatanga, o talaga sadyang tanga. Aha. Oo. Kasi ayan, liwalang-ulanag, di ba? Binawasan na. Ibig sabihin, makikinabang ang daming mga kumpanya na nahihirapan ngayon. Makikinabang, ibig sa 2%, 1% na lang. Hindi, ang laking ginhawa yan. Tapos sabihin nila, wala naman daw na itutulong sa pandemya nito, isipin na natin pag-deliver ng mga pipiyan. Palpak daw, ganyan. Eh, putra guess, hindi kasi kayo mga tatalino kasi nila eh, mga leche sila. Oh, ito pa. Yung mga foreign corporations, okay, pag resident yan, ibig sabihin, yan ay nirehistro sa SEC ng ibang bansa, pero nag-ooperate dito sa Pilipinas. Dati-rate, 2%. O ngayon, 1%. 1% na rin. Ibig sabihin, bumaba, di ba? Tapos ang isa pa, yung mga regional operating headquarters, ang tawag namin dyan, ROHQ. Okay. 10% na, sila, 10%. Oo. Pero, bumaba rin, di ba? Pero pagdating sa 2022, January 1, 2022, balik na sila sa regular. Okay. Ibig sabihin, tinutulungan sila makabangon. No, di ba? So ngayon, binawasan talaga. Di, ang ganda, no? Tapos ito pa. Yung mga, lundag muna tayo. Mahalaga to, ha? Mm-hmm. VAT. Okay. VAT. Kapag mga prescription drugs, o makinig kayo, ha? Ayan. Pag kayo ay bumili, or kapag mayroong in-import, okay, prescription drugs para sa diabetes, o yung mga diabetic dyan, yung mga may high cholesterol, hypertension. Ayan. Okay. Effective January 1, 2020. Ibig sabihin last year, ha? Mm-hmm. VAT exempt. Walang VAT. Yun pala yun. Diba? O, ito sigurado na tayo. Kasi dati, pinag-usapan lang natin, panukala pa lang bill. Ito, pinirmahan na. So, sinasabi rito, walang VAT. So, kung meron kayong mga sakit na sa diabetes, o kaya high cholesterol, o kaya hypertension, pag bumili kayo, zero yan. Yes. Effective yan, January 1 pa lang. Nakatuhan naman, ano? Nakatulong. Tapos, effective naman this year, January 1, 2021, ito naman, mga prescription drugs para sa cancer, TB, tuberculosis, cancer, o kung may TB. Sakit ka sa kidney. Ano ba, kidney ba to? Cirrhosis. Oo.
yung mga cirrhosis, di ba? At may prescription drugs. VAT exempt din yan. Taray. Sinama na rin ang prescription drugs para sa merong mental illness. Oh. Bagay ito kay ano, kay Angge. Kay Angelica Paranganiban, di ba? Kasi sinasabi niya ganyan, mental health issues daw siya. Oh, ito, exempted na. So, girl, pa-check up ka na. Kasi kung may mental health concerns ka... I'm sure meron. Diba? Kung may mental health concerns ka, pag bumili ka ng prescription drugs para sa mental illness, payo ng psychiatrist sa'yo, wala kang babayarang VAT. Oh, diba? Pero, inaatasan din ang Department of Health na mag-issue ng listahan sa loob ng 60 days para ilista ano-ano ba yung mga prescription drugs na VAT exempt. Ayun. Sa ngayon, ang batas na ito, hindi pa ito effective, ha? Itong create. Bakit? Kasi nakalagay within 15 days after na mapublish siya sa Official Gazette or sa Newspaper of General Circulation. So, kailangan mapublish siya ng buo. Official Gazette o kaya dyaryo na national. Kailangan national kasi general circulation. Pag sinabing general, sabihin national yan, buong Pilipinas. Pag natapos ang paglalakhala niyan, kahit na anong dyaryo yan, basta may naunang natapos sa publication, magbibilang ka ng 15 days. Okay. And then, saka pala magiging effective yan. Okay. Okay, kaya lang, kailangan mag-deposit din sila sa National Administrative Register Office sa UP Dilimanyan, sa Law Center. Dapat mag-deposit din sila ng kopya para maging effective nga yung batas na yan. Kailan ba ito pinirmahan? March 26. Okay lang pala. Oo. E pag mabibilang ka ng 15 days, assuming na pinublish lahat siya kompleto nung March 27, the day after, huwag natin asahan ang Official Gazette kasi matagal ang publication yan, government yan eh. Libro yan eh. Ang dyaryo, mas madali. Uh-huh. At hindi pwedeng yung pinapublish online, hindi recognize ang online. Physical. Kailangan physical. So, kung sa assuming natin na napublish yan sa dyaryo ng March 27, magbilang ka ng 15 days hanggang April 11. Eh ano ngayon? April 7 pa lang. So, hindi pa siya effective. Oo. Sorry lang. Pero in the meantime, ang gawin ng mga kumpanya, mag-estimate na sila. Babalikan natin yung topic na yan, na mabayaran nila, pagkatapos na itong special break natin. Huwag po kaya alas mga katambay 12:30 na po ng hapon. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Magandang hali po at kami po ay nagbabalik dito sa tambayan sa DWIZ. Ako po si Dion Malano aka Dionce. Kasama pa rin po sa himpilan Atty. Nick Nangit aka J-Lo. Yes, maayong udto ulit sa inyong tanan. Ayun nga, marami ako nabasa rito. Bakit ka lang mag-uok sa BIR? Ay, ayoko. Tatpusin ko muna yung libro ko. Ay, may libro kang ginagawa. Naku, 10 years in the making na yan. Matagal ng libro na yan, ha? Matagal nang hinihintay yan ni Davide pa. Sina Chief Justice Davide. Ah, talaga? Matagal na nilang hinihintay yan, yung libro kong yan. Eh, kasi kailangan ko na naman baguhin. Dahil nga, ito na naman, may create na hindi naman. Nagbabago nga kasi ang mundo. Pinaka-volatile. Oo, pinaka nagbabago ang ating batas pagdating sa buwis. Bakit? Kasi ang ekonomiya natin ang apektado. Pabago-bago rin, di ba? Inflation. Yes. Kaya talagang kailangan baguhin yan. Baguhin ng baguhin. Yes. Pumasok pa yung pandemya. Oo. Kaya kailangan talagang baguhin. Bago na naman. Abangan nyo na lang. Kasi iniisip ko, parang gusto ko yung sa website na lang. Ah, national. Para digital. Soft copy na soft lang. Soft copy na pwede kayong, pwede doon yung ma-download. E-book siya, iniisip ko. Kasi gusto ko yung kompleto. At saka Tagalog version. Tagalog version. Napakahirap gawin. Mahirap pag Tagalog. Kung merong marunong dyan gawin, i-translate sa Bisaya, mas maganda rin, di ba? Kaya lang mahirap. Wala pa akong pambayad sa mga magta-translate. Anyway, uy, patiin natin. Ito, si Mommy Rosemary Malaban, of course, Cynthia Amor Jordan, si Chuva Chus, panramdam ka. Si Mommy Ging Liwanag, of course, si Rocky Salumbides. Si Tanner Smith, Nandiyan si Tanner Smith, guwapo-guwapo niyan. Okay. Tanner Smith, padala mo naman ako ng chicharon mo, chichacorn mo. Sarap-sarap ng chichacorn niya. Yummy. Parang siya. Alright. Oo. Sino pa ba? Palingo. Sharifa de Divinagracia. Ayan, si Rico. Ayan, nabanggit. Si Sharifa Fe Divinagracia. Correct. Mina Lorenzo. Ako, alam niyo, pasensya na kayo pagka nawawala yung messages niyo. Kasi kapag nag-close, nawawala mga messages. Pasensya na ha. Sa Irene Pablo. I-repost niyo lang para mabasa namin. Maybel Maximum Delan, Rene Braga Bianco, Carlos Tamaka. Ayan.
Yun kasi na wala rin sa akin, Ma'am Lorenzo. Oo. Ayun. Ayun, going back, kasi pinag-uusapan natin ang tungkol sa Create. Okay. Ang Create kasi... Sino? Doc Ethel! Ay, Doc Ethel! Ang ating beauty and brains na doktora, yes. Di ba? So, pagdating sa mga usapin ng mga bakuna, syempre wala akong alam dyan. Kapwet lang ako. Kapwet Doc Ethel. Si Doc Ethel ang kausapin natin. Kasi alam mo naman ako, papwet, di ba? True. Bakuna na ini-inject sa puwet. Ano yan, ano? Hindi ko alam ano, eh. Anti-rabies. Ano ba yun? Di ba meron dito sa puwet, di ba? Oh. Na bakuna, di ba? Ini-inject dyan, di ba? Para saan ba yun? Mas gusto ko yun eh. Yes. Tak sa pinag-uusapan natin. Ay, tak sa pala tayo. Sige, balik tayo. Oh. Nga pala. Okay. So, kanina sinabi natin kapag kayo ay mag-sale, pag may sale or importation ng mga prescription drugs para sa diabetes, ayan, high cholesterol, hypertension, effective last year, January pa lang, January 1, 2020. Mm-hmm. Okay. VAT exempt yan. Oh, walang VAT. This year naman, January 1, 2021, mga prescription drugs para sa cancer, PB, kidney, at mga sakit sa utak. Makinig kayo, Agot, ha? At saka, ano, Angelica. At saka, sino pa ba yung mga, ano, si Ann. Makinig kayo dyan, lalo na yung mga pakangkang na may mga mental health issues daw sila. VAT exempt rin yan. Ayaw nyo yan, tiba-tiba tipid kayo. Makakatipid kayo, no? Kasi baka naman kasi minamayat may pag-inom. Alam ko, may ano yan. Correct. Ito pa, January 1, 2021 hanggang December 31, 2023. Sale or importation ng mga capital equipment. Ibig sabihin yung mga capex na tinatawag capital expenditures, yung mga para sa mga makina. Mga raw materials. Mga spare parts ng makina na gagamitin sa pag-produce ng mga PPEs. Yung mga protective equipment yung suot, di ba? Ng mga health workers natin, di ba? Yung mga mask. Itong suot natin, mask. Shield, ayan. Para sa COVID. VAT exempt na rin. Ayan, exempt na rin. Tapos sasabihin nga, walang ginagawa ang Pangulo. Kung dito pinirmahan, kung vinito to, anong ngayon? Nga, tanga talaga. Nakakainis, ano? Sabi ng mga tao dito, nagko-contribute sila. Viagra daw ni ano. Na alin? Ni Viagra daw ni Boy ano. Tapos, si Mana Enchang. Ay, yung mga yan. May mga mental health issues sila, di ba? Trililing. Ha? Trililing. Lalo na yan. VAT exempt na, bumili ka na, baka maubusan ka. Ang dami ninyo, 40 million kayo sa Twitter Republic. Nakakaloka. Importation ng Twitter Republic, libre na. Naku, marami may saya doon, promise. Kaya nga, VAT exempt. Mga Twitter Republic, samantalahin nyo na. Mag-request na kayo sa presidentita nyo, si Bisengot. Okay. Next, lahat ng drugs, vaccines, medical devices para sa COVID, VAT exempt na rin. Sangka pa, di ba? Walang palpak talaga, correct. Walang kwenta. Ang requirement lang, kinakailangan approve ito ng FDA. Siyempre. Para gamitin, example, sa mga clinical trials. At dapat, sinesertify ng Department of Trade and Industry, o yung DTI, na hindi siya available sa Philippines. Okay. O kaya, meron man, pero insufficient ang quantity. Mm-hmm. Ang dami, kulang. Kung hindi siya available, wala, kulang naman. So kapag mag-i-import ka, VAT exempt yan. At inaatasan din ng Department of Health na mag-issue ng listahan ng mga para dito. At hindi rin inaalisan ang BIR at ang Bureau of Customs na mag-conduct ng post-audit. Standard yan. Libre ipasok kasi kailangan ng mga tao eh. Maraming nagkakasakit. Libre ipasok. Later on, magkakonduct ng audit ang BIR at saka BOC. Later on yun. Pero in the meantime, nasasagot na, natutugunan na ang pangangailangan ng ating bansa. Sasabihin nila, walang ginagawa, tarantado, di ba? Next. Ito pa. Ang sinasabi, ang mga cooperatives, okay, exempt na sila sa percentage tax. Di ba? Ang galing, di ba? Now, limited na sila to 1% from 2020, January 1, hanggang 2023, June 30. Bakit ginawa nilang June 30, 2023? Mm-hmm. Ilang years yun? 20, 21, 22, 23. 3 to 4 years, no? Mm-hmm. In-exempt nila. Siguro kasi to give chance doon sa bagong kongreso na papasok. Na i-assess ulit ang situation ng pandemic. Yung pala yun. So, pagtitingnan natin... sige. Naisip ko lang. Okay. Yung ganyang ano... Paano pagtapos na yung pandemic?
Ayun. Kaya ngayong pandemic, may nabasa ako si Senator Angara, di ba sinabi niya na hanggang June 30, ginawa nilang 6 months, di ba? Ia-assess ulit nila. Ayun. So, ibig sabihin, kaya nga flexible ang batas natin pagdating sa buwis kasi depende sa pangangailangan ng ekonomiya. Nagbabago talaga. Yan ang pinakamaraming pagbabago. Alam ko yan kasi inaral ko yan panahon pa nung President Marcos. Ay! Before the tax code, ang dami tayong mga series of batas na kinodify niya ginawang National Internal Revenue Code. That was in 1977. And then after that, ang dami nang napalitan-palitan-palitan. Dati-dati ang VAT ang tawag dyan is yung sales tax. Tapos nagkaroon pa ng compensating tax bago siya naging VAT ng 1986. And then napalitan yung rate. Okay. Ang dami nagreklama, sinabi, bla 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 bla. Eh wala, nga sila. Ngayon, tuloy-tuloy na yung 12%. At ito pa ang tatandaan natin. Kasi ang nakalagay nga sa ating constitution, kaya na kailangan magsimula ang batas pagdating sa buwis, dapat magsimula yan sa House of Representatives. Okay. Pwede lang i-amend o dagdagan ng Senate kapag nasimula na yan sa House of Representatives. Kaya pansinin nyo, yung create, nagsimula mo na yan sa House, tapos may counterpart na yan sa Senate. Pero tatalakayin muna, tatalakayin lang nila yan kapag na-file na yan sa House of Representatives. Pag umakyat na yan, saka nila i-deliberate sa Senate. Okay. Yung sa VAT kasi, dati, ang pinag-uusapan, for example, yung VAT nga, VAT. Yes, okay. Pagdating sa Senate, nag-introduce ng corporate income tax rate. Kaya nagkaroon ng kaso noong panahon ni Davide. Okay. Kasi nga, bakit nagpasok ng corporate tax, VAT ang pinag-uusapan? Ang sabi ng court, ang nag-pen si, I'm sure ko si Minerva Reyes, basta babaeng justice siya ang nag-pen ng decision. Na sinabi niya, at nag-agree naman, iba-iba ang decision nila, pero majority ang nagsabi, kapag nag-introduce ka ng tax bill sa House of Representatives, at umakyat yan sa Senado, pwedeng mag-introduce ang Senado ng kung ano-anong taxes. Kahit na hindi inintroduce sa House. Kakaiba, di ba? No. Maaring hindi ka mag-agree, maaring mag-agree ka, pero yan ang desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, kaya pagdating sa create, pinag-uusapan dito corporate taxes, di ba? Yes, pinag-uusapan dito yung incentives. Pero pagdating sa Senate, biglang nagkaroon ng VAT. Hindi na maki-question kasi nag-decide na ang Korte Suprema noong 2003 yata yun or 6, basta yun yung time na yun nung nag-decide tungkol sa VAT na pwede mag-introduce ng changes. Kaya huwag kayong magtataka. Ngayon, pag tinignan natin itong create law na ito, actually dalawang bahagi lang yan . Yung unang bahagi is pinapalitan yung tax rates, binabaan to help ang mga kumpanya na makarecover. Kasabay pa nito yung bayanihan. Pag titingnan natin yung bayanihan 1 and 2, 2 na ngayon, di ba? Ongoing yung 3. Inaaral yung 3. Pero yung bayanihan 2, binibigyan ng relief in terms of mga loans na soft loans ang mga kumpanya. Bukod pa riyan, meron na ngayon 3-8 na tinutulungan sila, binabaan na yung tax rate. Yes. Sakita nyo, tinutulungan ng government. Sasabihin nila, wala daw ginagawa, tarantado. Ito, ang dami na nga nakabuyang niyang parang mga takengkeng ninyo . Tapos hindi nyo binabasa, mga leche, di ba? Tapos ito pa, yung first part. Yung second part, tax incentives. Oh. Okay. Ang ginawa dito pa lang na-introduce yung concept na investment promotion agencies, yung IPAs. Ibig sabihin, dito na pumapasok yung mga ginagawa ng BOI, ng Subic Bay, SBMA, yung CDC, Clark Development Corporation, PEZA, kasi nagbibigay sila ng incentives, di ba? Ngayon yung mga, banggitin ko lang, kasi may mga nagtatanong sa akin, syempre hindi ko sinasagot, kasi nga may create na nga, inaaral ko pa, okay, kung anong epekto doon sa mga ano ninyo, mga incentives dati. Kasi hirap yung bigla na nasabi ko, ganito, simple, iniba na ng create, di ba? Yes. At saka, iniintay pa natin ang regulations ng BIR tungkol dito. Okay. Strategic, kasi meron ng tinatawag na SIPP. Strategic Investment Priority Plan. Dati-dati sa BUG kasi, okay, ang BOI magbibigay yan ng ano nila, sariling incentives, mga kumpanya. Ang PEZA magbibigay rin yan. Ang CESA, kanya-kanyang bigayan yan, di ba? Ngayon, kailangan according na ito sa National Strategic Investment Priority Plan. Ano ba yung mga industriyang kailangan na i-boost? Mas ano maganda, di ba? Hindi lahat nagdadagsaan dito sa walang kakwenta-kwentang Metro Manila. Ito naman talaga na puro pasaway, di ba? Lahat nagdadagsaan dito. Ngayon,
in-extend na. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mag-i-invest sa countryside, sa mga lalawigan, okay. May mga incentives ka. Antara. Oh, di ba? Mas maganda yon. Tapos ito pa, ang no, sinasabi... Nagkaroon ako ng idea dyan. Oh, di ba? Nagkaroon ako ng idea, sige. Di ba? Oh, sige, go lang. Tapos, ang sinasabi pa rito, kapag ikaw ay mag-re-register sa mga, example, sa PEZA, oh. Kailangan 70% of your total production, kailangan yan ay export talaga. Ah, okay. So, patay na ang katol ulit. Kasi hindi naman para export ang ginagawa nila. On paper, yes, it may seem for export. Pero pag binasisim talaga, bumabalik. Exchange ship na. Exchange ship ang ginagawa. Nangyayari, leche itong mga sasabihin nila. Nagbabayad naman po yung batas ng, ano, ng buwis ang katol. Punyeta ka. Anong nagbabayad ng buwis? Umiiwas nga eh. Tarantado, di ba? Nakakainis talaga. Lalo yung mga pakangkang dyan sa katol. Sa Murder Ignacio na yan. Kaya tanggal na nga raw yung ano, antena. Yung... Zabacolod daw. Ay, Zabacolod. Mm-mm. Pero magbayad muna sila ng buwis. At saka, nasabi yung titulo ng lupa. Ayan na naman, wala na ng titulo. Di ba? Binansisa, nasabi yung titulo ng lupa. Ipakita nyo. Wala naman kayo maipakita. Kasi nga, nung panahon na yon, binanggit ko yan sa vlog ko. Nag-issue ng proclamation si Cory. Ang proclamation number 1 niya, 3 pa yata, 1 or 3 ano, nag-issue siya ng proclamation na sinasabi niya, pwede niyang reviewin ang lahat ng kontrata, pwede niyang palitan at baguhin. Ay, sorry. Ah, hindi niyo alam yan, ano? Ginawa yan ni Cory. Kaya tuloy, hindi makita kung nasa yung mga kontrata, di ba? Hinihingi ng kongreso. Nasaan naman, walang maipakita, di ba? At sinasabi lang, nag-usap po kasi sinagarito, pero hindi pa po ako buhay nung panahon na yon, elected kayo. Nasaan naman mga kontrata? Natural, meron yan rin. My God, yes, dapat. Eh, kaso kasi, proclamation number 1 or 3 ni Cory, na she can repeal all contracts, kaya ka naman nagka-leche-leche. Kaya ka nagkaroon tayo ng problema sa mga tubig natin at kuryente. Dahil nagkaroon doon ng concession agreement kung ano ng mga siningit. Oo. Mabuti na lang ngayon, binago na yan. Diba? Bubusisiin din natin yan kung anong nilalaman. Ano, eto pa, may tinatawag na tayo ngayon mga enhanced deductions. Enhanced deductions? Diba? Meron doon. Oo. Ibig sabihin, yung mga deductions, may dagdag. Okay. Additional. So kapag, alam mo sa kumpanya kasi, may income ka, tapos may expenses ka. Ibabawas mo yung expenses mo sa income mo, yung matitira, yun ang bubuwisan. Diba? Yun ang normal. Yes, yun ang normal. Ngayon, binibigyan ng additional deductions. Example, pagka nag-invest ka sa R&D, Research and Development, 100% may dagdag na ano ka, deductions. O, di ba? Okay. Saan ka nakakita nung ganun? Mm-hmm. O, kapag meron kang domestic input expense, 50% deduction. Mm-hmm. Pagka nag-train ka, okay, ito nakakatuwa. Kasi kapag nag-hire ka ng mga tao, okay, nag-hire ka ng mga tao na ang na galing sa mga na nag-aaral, schools, di ba? Yes. Mga sa schools, kaya ngayon TESDA, yan, trainees. Basta't enrolled sila sa public senior high schools. O kaya public higher educational institutions, yung tinatawag na HEIs. O kaya mga public technical vocational institutions. One half ng labor training expenses. Deductible. Di ba ang ganda? Madededuct mo. O, yung nga lang, hingi ka ng proper certification galing sa DepEd, CHED, o kaya sa TESDA. Dati walang ganito. So, ang nangyayari tuloy sa mga kumpanya, tutulungan nila yung mga nag-aaral. Bukod sa libre na nga ang tuition, di ba? Libre na ngayon sila. Pwede pa silang i-hire ng mga kumpanya. O, di ba? Dire-diretso na agad? May mga mamimiloso po, sabi kayaan, mag-hire, nagsasara na nga kami. Eh, magsara na nga kayo. Pakialam namin sa inyo kung talaga magsasara kayo. Walang buwibili. Pero ang sinasabi dito, kapag nag-exist ka pa, meron kang additional deductions na dati-dati, wala. O, ang nakakatuwa dito sa ginawa ng veto ng Pangulo natin is, kasi ngayon, ang mangyayari, meron tinatawag tayo na Metro Manila, meron tayo tinatawag na mga lalawigan na adjacent, ibig sabihin katabi or contiguous, ibig sabihin kadikit ng Metro Manila, at meron din naman yung mga other areas, mga nasa lalawigan na, let's say Cebu, Davao, malalayo na sa Metro Manila. Ang mga tinatawag na, ano natin, income tax holiday. May mga ITH kasi. Ibig sabihin, wala kang mabayaran na buwis. Depende na ngayon yan kung 4 years plus 5 or 10 years. Okay. So, nag-iiba-iba na. Yan ang sinasabi ng batas. Kaya lang, meron kasing provision doon na parang ang FIRB, yung Fiscal Incentives Review Board, ano sila? Parang pag hindi nila in-action na ng application, considered extended. Hello? May ganun?
Kaya ano sabi ng Pangulo? Sabi ng Pangulo, hey, wait, that defeats the purpose. Kaya nga natin inaayos ito para walang mga extension na ganyan. Pag start of commercial operations, ay tinatawag na SCO, diyan pa lang para tulungan sila maka-operate. Mm-hmm. Kasi parang sanggol yan eh, tinuturuan mo muna maglakad. Eh marunong na maglakad, dahil mo pa i-extend. Para saan pa yung incentives, di ba? Ibig sabihin, nandiyan na ngayon yung pag-iwas talaga sa buwis. Hindi na pwede yon. Kasi umiiwas ka, yan ang ginawa ng Kongreso. Vinito yan ng Pangulo. Ang galing, ano? Ibig sabihin, hindi niya basta tinanggap lang kung ano binigay. Binusisi talaga, inaral. Yan ang kagandahan niyan. Tapos eto pa, meron ng inaatasan na ngayon na bawat IPA ay magkaroon ng one-stop shop. Ibig sabihin, pagpunta mo roon, mas mabilis, di ba? Hindi ka naman minumong kahian. Oo, buti meron ng ganyan ngayon. At meron ding oversight committee na titignan ng lahat na ito at i-evaluate nila mga every 3 years. Di ba? Ang galing. Kaya nga mapansin na natin, maraming mga pagbabagong ginawa pagdating sa negosyo na hindi dinidiscuss syempre ng mainstream media kasi hindi nila ito naintindihan, mm-hmm, o kaya ng mga pakangkang kasi alam nila natatamaan sila. Hindi, alam mo silang balak kami ninatawin ang iyan. Correct. O basahin natin ha. Sabi ni Josie Osorio, lagi ako nakikinig sa inyo buong araw hanggang midnight. Ang gusto-gusto, ayan. O, salamat po, salamat. Speaking of which. Sige, go. Meron ka bang bla? Ay, oo nga pala, kasi hindi natin matatalakay itong 100% itong To. Gagawa ako ng vlog. Okay. Tungkol sa Create. So, hindi tungkol sa Salamangka? Hindi. Tungkol sa Create. Okay. Ito, ilalabas ko to soon. Kasi, in the meantime, maraming tao nagtatanong, paano gagawin namin sa tax, sa filing na ng tax, di ba? Kasi next week na yan, 15, di ba? Alam niyo, nag-issue na ng Revenue Memorandum Circular, RMC, number 41. 2021 ang BIR. At ang sinasabi dito, pwede ka mag-file ng tax return mo kahit saang regional district office or revenue district office, kahit saan. Dati ko ikaw ay registered for example sa Makati, doon ka sa Makati, either sa Atrium o sa Vendia ka magfa-file. Ngayon, pwede ka mag-file sa Quezon City, pwede ka mag-file sa Pasig, pwede ka sa Sulu mag-file. Walang pakina ang batas. Tinutulungan nga kasi, di ba, social distancing. Tapos pupunta ka, makasiksikan ka. Oh, pagbalik, so, pwede na. Correct. Pagbalik, congratulations. Di ba? Pwede ka rin mag-pay anywhere. Pay anywhere. Yes, so you can file and pay anywhere. Yan ang sinasabi. So in the meantime, anong gagawin ng mga kumpanya? Kung simple lang yung negosyo mo, mag-estimate ka na. Magkakano ang kikitain mo for the whole year. Sino yun? Si ano, ma'am? Joseph Edgard. Ah, di ba? Si Mr. Charo. Ay, oo. Nagkaya ko kasi malabo kasi ang ano ko eh. Mas. So, ibig sabihin, pwede ka nang mag-estimate. Ngayon, makukompute mo na yung for the whole year, divide mo lang by 12, first 6 months, old tax rates, next 6 months, yung bagong tax rates na lang create. Ganun kasimple. Oh, di ba? Tapos tignan mo yung mga exemptions, maraming exemptions na binigay. Idagdag mo na ng idagdag. Okay, ma-estimate mo na. And then mag-file ka na, huwag mo na hintayin ng 15. Ina-encourage... Actually, ito naman talaga. Advance, di ba? Oo. At meron kang incentive pa. Yes. At saka ano, may e-filing na, ina-encourage yung e-filing and e-payment. Hindi, seryoso, importante yan ngayon. Online payment. So, ibig sabihin, ma-estimate mo na, magbayad ka na. Ngayon, hindi naman inaalis ng batas ang amended tax returns. Pwede ka pa rin magpa-amienda. Pwede. So, ibig sabihin, mag-file ka na, walang problema. And then afterwards, saka mo nilang i-correct kapag naayos mo na yung system. Okay. I'm sure yung mga multinational companies, kaya nilang tugunan yan. Yung nga lang, kung binabarat nila ang kanilang mga tech people, eh, problema nyo yan. May tanong pala ako. Sige, yung merong tinatawag na fee, yung late fee. Yes. Late filing fee. Oo, late filing. Oo. May bago ba ron sa fee na yun? Wala. Same pa rin. Oo. Para maiwasan, kasi alam nyo may surcharge. Kapag hindi ka nag-file on time, 25%. Ang laki noon, ha? Pag hindi ka rin nagbayad on time, 25%. Yes, so malaki. Pero kapag ikaw ay nag-file na kaagad, edi naiwasan mo rin 25% for late filing. Yes. At nagbayad ka na kaagad, naiwasan mo rin 25% surcharge, di ba? For late payment. Magbayad ka na. Pwede mong sobrahan. Kasi pag nasobra mo naman yan, pwede naman yan mabawas for next tax period. Okay. Pwede yan. So alam niya ng mga accountants, alam niya ng mga bookkeepers, kaya niyo yung gawin. Huwag niyo nang hintayin na lumabas pa yung regulation kasi wala pa yung regulation. Bakit? Kasi ginagawa pa yan ng BIR. Eh ano na, next week na ang bayaran. Oh, huwag niyo sisisihin ang Pangulo. Ang bilis nga niya ginawa, March 26, napirmahan na nga kaagad eh. Kailan na mabilis? Yung nga mga trantado eh.
ang tagal ito sa Kongreso, eh, syempre hindi naman natin masisisi 100% ng Kongreso kasi may pandemic. Yes. Oh, but the thing is, ang bilis na ginawa ng Pangulo ito at nagulat ako sa veto niya kasi agree ako sa veto niya. Kasi ang mangyayari, mga ano, lalamang na naman, kinulang na naman tayo sa oras. Sundan niyo po yung, ano, yung YouTube ni Atty. Nick for the 100%. Yes, ano, discussion. Pagkala sa discussion the topic. Maraming salamat po sa pagsama sa mga itanghali. Ako po si Jin Malano, a.k.a. Deonce. Kasama po Atty. Nick Nangit, a.k.a. J-Lo. Yes, ang susunod na programa po ay ang Pilipinas Ngayon na kasama po sina Yusek Robert Rivera and Lady Eliza. Maraming salamat po. Yes po. Kasawa, magbabalik po bukas ang Tambayan, alauna na po ng hapon. Tambayan sa DWIZ.